Hello everyone, welcome back to another video. Napakaliit ng lupa kumpara sa universo. Kapag tinitingnan ng Diyos ang lupa, ang mga tao sa lahat ng bansa ay parang isang maliit na patak lang ng tubig mula sa timba. Pero kahit napakaliit lang natin kumpara sa universo, sinasabi ng awit 145:18-19, ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya, nang may katapatan, ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa kanya. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong at iniligtas niya sila. Talagang napakaganda ng pribilehiyo natin. Gusto ng Diyos na mapalapit sa atin at gusto niyang makinig sa mga panalangin natin. Ang panalangin ay isang pribilehiyo. Ito'y isang espesyal na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero makikinig lang ang Diyos kung kakausapin natin siya sa paraang gusto niya. Bakit dapat tayong manalangin? Gusto ng Diyos na manalangin tayo o makipag-usap tayo sa Kanya. Paano natin alaman yan? Sinasabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag-isipan mo ang napagandang imbitasyong yan. Interesado sa iyo ang Diyos at gusto niyang sabihin mo sa Kanya ang nararamdaman mo, pati na ang mga problema mo. Tinutulungan tayo ng panalangin na maging malapit na kaibigan ng Diyos. Kapag laging nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa mga iniisip nila, sa mga pinagdaraanan nila at nararamdaman nila, lalong tumitibay ang pagkakaibigan nila, di ba? Ganyan din kapag nananalangin tayo sa Diyos. Sa Biblia, ipinapaalam niya sa atin ang mga iniisip niya at nararamdaman niya at ang gagawin niya sa hinaharap. Kapag lagi mo siyang kinakausap, pwede mo pangang masabi sa kanya ang laman ng puso mo. Habang ginagawa mo yan, lalong titibay ang pagkakaibigan ninyo ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin para pakinggan ng Diyos? Pinakikinggan ba ng Diyos ang lahat ng panalangin? Hindi lahat pinakikinggan niya. Noong panahon ni Propeta Isayas, sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa Isayas 1:15, kahit nananalangin kayo ng maraming ulit, hindi ako nakikinig. Puno ng dugo ang mga kamay ninyo. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, makakagawa tayo ng mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos at hindi niya pakikinggan ang mga panalangin natin. Kung gusto nating pakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin, dapat tayong manampalataya sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ng lubos ang Diyos, dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gandimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Pero hindi sapat na basta sabihing may pananampalataya tayo. Kailangan natin itong patunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos araw-araw. Basahin natin ang Santiago 2:26. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at magalang kapag nananalangin sa Diyos. Bakit? Halimbawa, kung makikipag-usap tayo sa isang hari o presidente, kakausapin natin siya ng magalang, di ba? Ang Diyos pa kaya na siya ang makapangyarihan sa lahat, hindi ba't mas dapat tayong maging magalang at mapagpakumbaba kapag kausap siya? Dapat din tayong manalangin sa Diyos mula sa puso, sa halip na ulit-ulitin lang ang sinasabi natin. Isa pa, kapag may ipinanalangin tayo, dapat tayong kumilos ayon dito. Halimbawa, kung nananalangin tayo sa Diyos para sa pangangailangan natin araw-araw, hindi tayo dapat maging tamad at umasa na lang na ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin kahit kaya naman nating magtrabaho. Dapat tayong magsikap at gawin ang anumang trabahong kaya natin. O kung nananalangin tayo sa Diyos na tulungan tayong itigil ang paggawa ng isang bagay na mali, iiwasan na rin dapat natin ang anumang sitwasyon na pwede tayong matukso. Kanino tayo dapat manalangin? Tinuruan ni Jesus ang mga tagasunod niya na manalangin sa Ama na nasa langit. Sinabi rin ni Jesus sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa Diyos Ama lang tayo dapat manalangin sa pamamagitan ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pananalangin sa pamamagitan ni Jesus? Para tanggapin ng Diyos ang mga panalangin natin,
kailangan nating igalang ang espesyal na atas na ibinigay ng Ama kay Jesus. Gaya ng natutuhan natin, dumating si Jesus sa lupa para iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Inatasan din ng Diyos si Jesus bilang mataas na saserdote at hukom. May posisyon bang kailangan kapag nananalangin? Wala naman. Hindi tayo inuutusan ng Diyos na lumuhod, umupo, o tumayo kapag nananalangin. Itinuturo ng Biblia na pwede nating kausapin ng Diyos sa anumang magalang na posisyon. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi ang posisyon natin kapag nananalangin, kundi ang pakikipag-usap natin sa Kanya ng may tamang saloobin. Pwede tayong manalangin ng malakas o tahimik, kahit saan at anumang oras, araw man o gabi. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, makapagtitiwala tayo na pakikinggan Niya tayo kahit walang nakakarinig sa atin. Anong pwede nating ipanalangin? Pwede nating ipanalangin ang anumang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. Sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 5:14, at nagtitiwala tayo sa Diyos na anuman ang hingin natin ayon sa kalooban Niya ay ibibigay Niya. Pwede ba nating ipanalangin ang personal na mga bagay? Oo, ang pananalangin sa Diyos ay parang pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Pwede nating sabihin sa Diyos ang laman ng puso at isip natin. Pwede nating hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng banal na espiritu para magawa ang tama. Pwede rin nating hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan para makagawa ng tamang mga desisyon. Pwede rin tayong humiling ng lakas para makayanan ang mga problema. Dapat nating hilingin sa Diyos na patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Dapat din nating ipanalangin ng iba, kasama na ang pamilya natin at mga kapatid sa pananampalataya. Ano ang dapat na maging pinakamahalaga sa mga panalangin natin? Ang Diyos at ang kalooban Niya. Dapat natin Siyang pasalamatan sa lahat ng ginawa Niya para sa atin. Nalaman natin yan dahil noong nandito si Jesus sa lupa, tinuruan Niya mga tagasunod Niya kung paano mananalangin. Sinabi Niyang dapat muna nilang ipanalangin ang pagpapabanal sa pangalan ng Diyos. Pagkatapos, ipinakita ni Jesus na dapat nating ipanalangin na dumating ang kaharian ng Diyos at mangyari ang kalooban ng Diyos sa buong lupa. Kasunod ng mahalagang bagay na ito, sinabi ni Jesus na pwede na nating ipanalangin ang personal na pangangailangan natin. Kapag inuuna natin ang Diyos at ang kalooban Niya sa mga panalangin natin, ipinapakita natin kung ano ang pinakamahalaga sa atin. Gaano katagal tayo dapat manalangin? Walang sinasabi ang Biblia. Pwedeng maikli o mahaba ang panalangin natin. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, pwede tayong manalangin ng maikli bago kumain. Pwede nating habaan ang panalangin natin kapag nagpapasalamat sa Diyos o nagsasabi ng mga problema. Hindi tayo nananalangin ng mahaba para pahangain ang iba, gaya ng ilang tao noong panahon ni Jesus. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganoong mga panalangin. Ang mahalaga sa Diyos ay ang manalangin tayo mula sa puso. Gaano kadalas tayo dapat manalangin? Gusto ng Diyos na lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na dapat tayong patuloy na manalangin, magmatsaga sa pananalangin, at laging manalangin. Laging handang makinig ang Diyos sa atin. Pwede natin Siyang pasalamatan araw-araw dahil sa pag-ibig Niya at pagkabukas palad. Pwede rin tayong humingi ng patnubay, lakas, at tulong. Kung pinapahalagahan natin ang pribilehiyong manalangin sa Diyos, lagi tayong makikipag-usap sa Kanya. Bakit nagsasabi tayo ng Amen sa dulo ng panalangin? Ang salitang Amen ay nangangahulugang tiyak nga o mangyari nawa. Isa itong paraan para ipakitang seryoso tayo sa sinabi natin sa panalangin na mula ito sa puso. Itinuturo din ng Biblia na maganda rin magsabi ng Amen, malakas man o tahimik, pagkatapos ng isang pampublikong panalangin, dahil ipinapakita nito na sang-ayon tayo rito. Paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin? Sinasagot ba talaga ng Diyos ang mga panalangin natin? Oo, tinatawag Siya ng Biblia na dumirinig ng panalangin, pinakikinggan at sinasagot Niya ang taimtim na panalangin ng milyon-milyon. At ginagawa Niya ito sa iba't ibang paraan. Ginagamit ng Diyos ang mga anghel at mga tao sa lupa para sagutin ang mga panalangin natin. Halimbawa, marami ang nananalangin maintindihan sana nila ang Biblia. At pagkatapos, dinalaw sila ng isang tao na marunong rin sa Biblia. Ipinapakita nito na kasama ang mga anghel sa pagpapahayag ng mabuting balita sa buong lupa. Basahin natin ang Apokalipsis 14:6.
at nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid at meron siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa, sa bawat bansa at tribo at wika at bayan. Isa pa, baka nanalangin na rin tayo sa Diyos tungkol sa isang problema o pangangailangan natin at nakatanggap tayo ng tulong mula sa isang tao. Ginagamit din ng Diyos ang banal na espiritu niya para sagutin ang mga panalangin natin. Kapag nananalangin tayo na maharap ang isang problema, pwedeng gamitin ng Diyos ang banal na espiritu niya para gabayan at palakasin tayo. Ginagamit din ng Diyos ang Biblia para sagutin ang mga panalangin natin at tulungan tayong makapagdesisyon ng tama. Kapag binabasa natin ang Biblia, baka makakita tayo ng mga tekstong makakatulong sa atin. Pero kung minsan, baka maitanong natin, bakit hindi pa sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ko? Tandaan mo, alam niya kung kailan at alam niya kung paano sasagutin ang mga panalangin natin. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Baka kailangan nating patuloy na manalangin para ipakita na seryoso tayo sa sinasabi natin at na talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Kung minsan, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin sa paraang hindi natin inaasahan. Halimbawa, baka ipinapanalangin natin ang tungkol sa isang problema. Pero sa halip na alisin ng Diyos ang problema, baka bigyan niya tayo ng lakas para makayanan ito. Basahin natin ang Filipos 4:13. May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Uulitin ko, gustong pakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin.